Tinatanong niya dito guys na meron daw siyang aircon na ginagamit at bumababa daw sa 110 yung voltahe na pumapasok sa kanyang aircon. So pagka ganun kasi yung mangyayari sa ating mga appliances, lalong-lalo na sa mga aircon, refrigerator, kasi gumagamit yan ng mga compressor na tinatawag. Pagka may fluctuation, yung taas-baba yung kuryente dun sa ating lugar o kaya sa ating bahay is pwede. What's up mga ka-TV? So welcome back na naman dito sa J4TV. So panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito, magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw ay bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para once na nag-upload ako ng mga bagong video, so ikaw kaagad yung makakakita. Kung may mga katanungan ka din, is mag-comment ka lang dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So wag na natin itong patagaling guys, simulan na natin. So ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Rona de la Cruz. Sabi niya, yung aircon po ba na 1 horsepower pwede ba gamitan ng AVR kasi humihina yung kuryente namin, bumababa sa 110. Lalakas siya tapos hihina yung under niya. Ano po ba ang dapat, AVR or inverter? So meron pang tinatanong dito si Ma'am Rona guys na sabi niya ano daw ba yung dapat na bilhin niya, AVR or kaya inverter, no? So shout out sa iyo Ma'am De La Cruz. So, tinatanong niya dito guys na meron daw siyang aircon na ginagamit at bumababa daw sa 110 yung voltahe na pumapasok sa kanyang aircon. So pagka ganun kasi yung mangyayari sa ating mga appliances, lalong-lalo na sa mga aircon, refrigerator, kasi gumagamit yan ng mga compressor na tinatawag. Pagka may fluctuation, yung taas-baba yung kuryente dun sa ating lugar o kaya sa ating bahay is pwedeng maapektuhan yung lahat ng ating mga appliances, no? So pwedeng masira yung ating ginagamit na mga appliances. Unahin natin sa isang tanong ni Ma'am Rona dito guys na sabi niya ano daw ba yung dapat niyang gamitin, AVR o kaya inverter. So, ang AVR kasi guys, ito yung tinatawag natin na automatic voltage regulator. Sa mga old natin na ginagamit dati, ito yung transformer. No? So, sa AVR naman, ito yung automatic na nag-a-adjust ng voltahe. Halimbawa, may fluctuation na nangyayari dun sa inyong lugar. Kadalasan kasi yung mga appliances natin is 220 volts yan. No? So pagka bumaba yung daloy ng kuryente papunta sa ating mga appliances, naging 110, no? So pwedeng hindi niya mapalamig yung area at mahirapan yung compressor ng ating ginagamit na refrigerator o kaya yung aircon. So pwedeng masira ito, ito yung cause ng pagkasira ng ating appliances, no? So sa inverter naman, so walang connection dun sa voltahe na pumapasok sa ating kuryente pagka inverter naman, Ma'am Rona. So magkaiba yung AVR sa ka-inverter. Yung inverter naman, na-convert ito sa compressor, sa motor naman yon para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente. So sa case mo, Ma'am Rona, is gamitan mo na lang ng AVR, no? So tinatanong niya kasi kung pwedeng gamitan ng AVR yung kanyang aircon. So pwedeng-pwede po, Ma'am Rona, no? Lalong-lalo sa mga appliances natin na refrigerator o kaya TV. So lahat ng mga malalaki na mga appliances natin, TV, refrigerator, aircon, pwede nating gamitan yan ng AVR kasi nagme-maintain kasi yan ng 220 volts. No? So halimbawa, mag-fluctuate man yung kuryente dun sa inyo, no? Bumaba o tumaas man, pag ginamitan kasi natin ng AVR, so ito yung mag-automatic na mag-a-adjust ng voltahe dun sa ating mga appliances. Ano naman yung mga appliances na hindi na natin kailangan ng mga AVR? Ito yung mga example na hindi na natin kailangan ng AVR, no? Una, ito yung telepono natin. Pangalawa, ito naman yung electric fan. Pangatlo, ito yung radio. Kasi ang itong tatlo na to, no, meron ng 110 to 220 volts na mga yan. Naka-adjust na kaagad yung mga voltahe dun sa mga small items natin na mga appliances. Pero yung mga big items natin na like mga aircon, refrigerator, mga television natin na flat screen, no? So pwedeng maapektuhan niya pagka halimbawa taas baba o kaya may fluctuation na nangyari dun sa ating bahay o kaya sa ating lugar, no? So mas maganda na gamitan niyo na lang, Ma'am Rona, ng AVR.
So kung ang tanong nyo, madami din nagtatanong kung anong boltahe naman yung bibilhin nila para sa mga aircon nila o kaya sa kanilang mga refrigerator. Pag bumili kayo ng mga AVR, so meron naman na yung mga heavy duty. Meron din 1,000 volts, no? May 2,000 volt. Yan yung mga dapat nating bilhin para hindi naman ma-short yung boltahe dun sa ating refrigerator o kaya sa ating aircon. So, tandaan natin guys, ang pagbili ng ating AVR is nakadepende yan sa paggagamitan natin. So, meron din nagtatanong na sabi niya, is pwede daw bang gamitin yung AVR na ginagamit niya dun sa computer o kaya sa TV niya, no? So, nakadepende naman yan. So, halimbawa, yung ginagamit mo na AVR para sa computer mo is mababa lang pala yung voltahe, tapos ginamit mo dun sa ating aircon o kaya sa ating refrigerator, is pwedeng masunog ito, no? Kaya hindi niya kayang supplyan ng voltahe o kaya kuryente yung ating mga refrigerator, kasi ito yung mga gumagamit ng mga matataas na voltage kasi may mga compressor ang mga to. So, Ma'am Rona, is bilhan mo na lang ng AVR. Punta ka na lang dun sa mga hardware, no? So, sa Ace Hardware, meron din nagbebenta niyan. Sabihin mo lang, gamitin ko lang ito pang aircon. So, bibigyan ka ng tamang sukat para dun sa inyong aircon. So, pangalawa na question natin dito. So, sa pangalawang question natin mula ito kay Princess, sabi niya, good day po sir, Hanabishi 3.8 ang aking ref. Okay lang po ba na naka-pool number 7 ang temperatura? Kapag po kasi inilagay namin sa number 6, ay namamatay ang ref. Salamat po. So, shout out sa iyo, Princess. So, ang tinatanong niya is meron daw siyang Hanabishi na 3.8 cubic feet or kaya refrigerator, no? So, naka-full daw siya sa number 7 yung temperature niya. Kapag nilalagay daw ito sa mababa o kaya number 6, ay namamatay yung kanyang ref. Ma'am Princess, no? Dahil yung napapansin nyo na namamatay yung ating refrigerator, ang refrigerator kasi is merong autosensor yan na pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating refrigerator ay kusa na namamatay yung compressor. Hindi yan aandar ng magdamag, hindi rin yan aandar ng 24 hours na walang patay. No? So pagka hindi tayo bukas ng bukas, is naka-maintain lang yung lamig doon, nakapatay lang din yung compressor. Wala namang problema doon kung i-adjust mo sa mababa yung temperatura ng ating refrigerator. So, yung napapansin mo na biglang namamatay is yun yung auto-sensor niya na pagka na-reach niya na yung cooling capacity ng ating refrigerator ay namamatay po yan ng kusa. No? So, huwag tayong mag-alala dahil meron niyang auto-sensor. Parang aircon lang din yan. No, 'di ba yung mga aircon natin, sino yung mga gumagamit ng aircon dito? Napapansin nyo ba na pagka sobrang lamig na ay biglang namamatay yung compressor? So parang fan lang yung umaandar. So pagka wala na naman yung lamig at nagbukas na naman tayo ng pinto ng ating kwarto, lalabas na naman yung lamig, dun na naman natin maririnig yung vibrate o kaya yung tunog ng ating compressor ng aircon. So parehas lang naman sila sa refrigerator, guys. Na pagka sobrang lamig, namamatay po yan ng kusa. So, Princess, is pwede ka mag-adjust. Depende sa nilalagay natin. No? Halimbawa, madami kang nilagay, so i-adjust mo sa mataas. Pero pagka konti lang yung nilagay mo dun sa refrigerator nyo, babaan mo lang din yung thermostat ng inyong refrigerator. So, huwag kang mag-alala dyan, Princess, dahil normal yan. Yan tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. Pagka hindi tayo bukas ng bukas, is naka-maintain lang, nakapatay naman yung ating compressor. Pag bubukas tayo ng ating pinto, ng ating refrigerator, yung lumabas na lamig, pagkasarado natin yan, ilang segundo lang yung bibilangin mo dyan, maririnig mo na naman na aandar na naman yung ating compressor ng ating refrigerator. Kaya huwag tayong bukas ng bukas, ititip ko na lang sa inyo yan na pagka huwag tayong bukas ng bukas ng ating mga refrigerator, para hindi tayo kainin ng malakas sa konsumo ng kuryente. So, ayan lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral dito at konting tips dito sa ating channel. So, bago natin to tapusin itong video na to guys, ay mag-shoutout lang ako. No? So, sinashoutout ko pala si The Porcine Killers. Sabi niya, pa-shoutout na din sir sa mga anak ko, si Sherian and Senen Drex. God bless you po. So, shoutout sa inyo, Sherian and Senen. Laging panonood ng ating video.
So, ayun lang guys. Kung ikaw ay may mga katanungan din na gusto mong itanong dito sa ating channel, ay mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking i-upload. No? So, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share at comment mo kung ano yung mga gusto mo pang itanong dyan sa baba para subukan natin na gawan ng mga video. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat guys sa panonood at umabot ka sa punto na to. So shout out sa lahat ng mga nagko-comment, no? At nai-inspire ako na gumawa ng mga video dahil napaka-positive yung mga feedback na binibigay nyo sa akin. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace.